ay Consortium of Bangsa Moro Civil Society Incorporated. Ito ay isang kalipunan ng mga organisasyon ng Bangsa Moro na itinatag sa hangarin na maitaguyod, maugnay at mabuklod ang pakikibaka para sa karapatan sa pagsasarili ng Bangsa Moro. Ito yung kauna-unahang organisasyon na pure Bangsa Moro. Dati-dati kasi marami din tayong mga network organization na nag-exist pero halo-halo na yan. Never na nagkaroon tayo in the past ng isang organisasyon na makita natin yung lahat ng ethnical groupings nandoon. Banggitin mo yung 13 ethnical grouping ng Islamized Native Inhabitants at makita mo sa CBCS. Ito yung kauna-unahan. Ang pagkakatatag ng CBCS ay dumaan sa proseso ng mga konsultasyon mula sa 29 na Moro CSO sa Mindanao. Ang una ay noong 24 hanggang 26 ng Mayo taong 2001 sa siyudad ng General Santos. Ang ikalawa ay noong 16 hanggang 18 ng Oktubre taong 2001 sa siyudad ng Davao. Ang ikatlo ay noong 14 ng Pebrero taong 2002 sa siyudad ng General Santos kung saan formal na itong itinatag. Sa araw din na ito, nabuo ang unang Council of Elders at Executive Committee. Simula noon, ang CBCS ay kumilos sa sentralisadong paraan mula 2002 hanggang 2004 hanggang ito ay maisalin noong 2005 sa mga Regional Management Committee. Mahigit 10 taon na po ang pagkabuo ng CBCS. Ito po ay nangyari sapagkat pumasok sa isipan ng mga Moro-run civil society organizations na kailangan magkaroon ng isang malaking network na tutulong doon sa paghahanap ng kapayapaan dito sa Mindanao. Dahil sa pagkakatatag ng CBCS, umusbong ang pagkakaunawaan sa mga Moro CSO para sa epektibong pagsusulong ng mga adhikain para sa mapayapa, makatarungan, at maunlad na lipunan para sa Bangsa Moro. So from that point, nagkaroon ng pag-uusap yung mga leaders coming from different provinces ng ARM, including non-ARM provinces. Mayroong mga representative from that provinces na kung saan nag-usap-usap, which is they are all leaders of their respective organization. May dalawang pananaw umithiin ang CBCS. Una, hangarin itong magkaroon ng malawak na ugnayan ang mga Moro Civil Society Organization upang makatulong sa adhikain itong mabago ang lipunan na kanyang ginagalawan. Ikalawa, hangarin din itong magkaroon ng malaking samahan na magtutulong-tulong para makamit ang kapayapaan, katarungan at kaunlaran. CBCS ay merong 4 na pangunahing programa at ito ay ang mga sumusunod. Peace Building and Conflict Transformation, Human Rights and Justice, Good Governance and Responsible Leadership, Organizational Development and Institutional Building. Yung work ng CBCS bilang network organization, karamihan sa mga community services, community advocacy, community interventions, ginagawa yan ng mga network member organizations sa community. Hindi sa butang, babutong akata, masyam ninja. Ito ang grupo ng Tiyakap Kalilintad, isang mekanismo na binuo ng Consortium of Bangsa Moro Civil Society. Kami po sa Tiyakap Kalilintad ay kumagawa kami ng assessment para sa mga food relief, sa mga food for work, katulad ng paggawa ng mga tulay. Malaki ho ang naitulong namin o maging napasaya po namin yung mga tao sa komunidad dahil nandoon na yung activities namin na bibigay kami ng mga peace aid, mga yung early warning at saka early, so kung may mga
mangyayari na hindi pa dapat mangyari. Eh kami na po ang nagpapadiseminate ng mga information para ma-aware sila sa kung ano man ang yung mga happiness na darating. Ang CBCS ay nagdodokumento ng mga paglabag sa karapatang pantao. Nagbibigay ng oryentasyon tungkol sa kasaysayan ng Bangsamoro at sumusuporta sa usaping kapayapaan at sa pagreporma ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isinusulong din ito ang pakikipaglaban para makamit ang katarungan para sa mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Palaging handa yung CBCS para tugunan yung pagbabago ng panahon. No? Nandyan yung tumutulong tayo sa ceasefire, nandyan yung tumutulong tayo sa civilian protection, nandyan yung nagmamonitor tayo ng human rights violations. Sinisikap din ng CBCS na magiging bahagi siya sa pagsulong ng usaping pangkapayapaan sa pamamagitan ng GPH at saka MILA. Ang CBCS ay matatagpuan sa 10 rehiyon ng Mindanao tulad ng Cotabato Region, Ranao Region, Davao Region, Rajabuayan Region, Sharif Alawi Region, Sibugay Province, Sambuangan, Lupasug, Basilan, at Tawi-Tawi. Ganyan na po karami yung kalaki yung network. At ito ay binubuo ng mahigit kumulang sa mga 100 na NGOs at saka people's organization na lahat ay pinapatakbo ng mga Moro. Para naman sa ilang mga miyembro ng CBCS, ang kinakaharap nilang hamon sa pagkilos ay yung ating access sa mga media. Mas dapat kasi naisip namin na mas maganda kung mas mapalawak din yun at para mas maganda yung ating advocacy, mas maiparating ito sa mga iba't ibang sektor ng ating society. Yung pinakamalaking hamon bilang human rights defender o human rights advocate sa kasapi sa consortium ay yung sinasabi natin na blood money, no? Siya yung pinakamalaking kumbaga balakid kung bakit ang hirap makamtan o ang hirap madinig yung boses ng mga nabibiktima ng human rights sa pamamagitan ng mga blood money. Siguro ang isang malaking hamon para sa akin bilang isang miyembro ng CBCS ay yung layunin o yung objective ng CBCS na to unify at saka consolidate yung mga existing Moro People's Organizations na kasama na doon ang MNLF at saka MILF para maisulong kung ano yung minimithi ng Bangsamoro, yung sinasabi nating right to self-determination.